kasakasamang ina sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ito ay walang iba kundi si Ariana o si Ella Cruz. At ito ang aking Showbiz Inside Report. Nakilala bilang si Ariana, pero bago pa niya nakamit ang kanyang pangarap, siya ang simpleng si Ella Cruz na ilang beses ding umahon mula sa mga pagsubok. Sa lahat ng ito, laging nakaalalay ang kanyang inang si Jessica. Sunurin siya. Siya sobrang love niya yung mga kapatid niya. Naasahan din siya sa mga gawaing bahay. Kahit hanggang ngayon, close naman kaming lahat, ever since. Kasi wala kaming maid. Paas lang talaga. Talagang tulungan mo. Pangalawa sa apat na anak ng amang municipal councilor at inang naging kaagapay sa lahat ng pagsubok ang bibong batang si Gabriela Ann Jane o Ella na kinahiligan ng pag-perform at pagsali sa iba't ibang contest sa edad na 7 taong gulang. Umabot ka sa semifinals. Yung ano na feel mo nung hindi ka talaga nanalo siya? Gano po ako kasaya, tears of joy nung nanalo ako noona. Ganon din yung iyak ko. Siguro ito na nga yung pangarap ko. Yung sa mga contest po na sinalihan po niya, kasi po nag-escort din po niya ako. Talaga po lumalaban po siya kahit po, siguro po nasa isip po niya, mas magaling po sa kanya ng iba. Pero lumalaban pa rin po siya, hindi po siya nagpapatalo sa mga ganun pong pag-iisip. Halos lahat talaga ng auditions, pupunta kami. Kahit panapagalitan namin ng papa niya na pa. Yung hirap mo ng auditions, ganun. Siyempre malayo kami, tigablakad pa kami, ganun. Tapos parang, wala naman napapala talaga, di ba? Kasi hindi namin nakalaan na kahit paano may mangyayari. Started as parang laro lang. Sige, trip lang, yung gano'n. Pero hindi namin ini-imagine na balang araw, magiging totoo lahat. Ano yung mga hindi yung makakalimutan ng mga panahon na ginagawa mo lahat ng mga yun? Siyempre yung pagpipila po kayo. Ah, madalas oo. Po. Balita ko, yun parang umabalito sa 200 yung pila. Opo, dyan sa ABS, sa may pilahan ng mga audience po. So, naranasan mo yun? Naranasan ko po yun. Kapag every time na, lalo na po ngayon, every time na pupunta ako sa spot na yun, sabi ko, dito din ako nagsimula. Doon ko po naranasan na nasa 200 plus ako, pipila ako for Going Bulilit auditions po. Or anong oras nagsimula? Umaga hanggang? Umaga po, tapos hanggang sa gabi ka na may salang, tapos hindi naman ikaw yung makukuha. Sabi nga ni Mama, doon po ako naniniwala sa hindi mo pa ito panahon. Every time na maalala ko yung sinabi ni Mama na yun, doon naulala kasi loob ko na darating din yung panahon ko, maniniwala ako, huwag lang susukot. Kasama akong nadi-disappoint kapag hindi siya nakukuha. And then, pagka yung gabi na sila umuwi, sasabihin nila sa akin, tatawag na lang daw sila eh. Dila, antay namin yung tawag, wala naman tawag. Ganon. There was a time na gumagawa ka na ng isang project. Batang bida ka na doon. Tapos, natitaping ka na, tapos hindi natuloy. Opo, is 1 month din. 1 week na sa Baguio, ganon po. Taping kami sunod-sunod na araw. Tapos hanggang sa sinabi na wait lang, ina-ice pa yung script kasi parang hindi ata nagustuhan or malayo sa original story na pinagayahan. So, inaayos po nila. Inaayos. Hanggang sa naging next year na wala na po kami. Tapos bilang take 2, nangyari na naman. So, sabi ko sa sarili ko na parang mali ba yung acting ko? Hindi ko ba ginawa ng tama? Hindi ba nila nagustuhan? Pero ang sinasabi naman po kasi nila, hindi ikaw, huwag kang mag-alala. Nandiyan palagi ang mami mo. Opo, to support lagi. You. At paano ba pinakita ng mami mo yung suporta niya sa'yo? Kasi for a while, nung nawalan kami ng manager. Tsaka, pakiramdam ko naman po simula sa office, siya rin manager ko eh. Siya naghahanap ng show sa akin. Siya naghahanap ng sponsors. Yun talaga, alam mo yun, RM manager, ayan na, siya na yun. All siya in yun. One. All in one si Mama, ultimate driver, PA, stage mom, lahat siya yun. Hindi ko naramdaman na iniwan ako ni Mama. Simula sa mga interview, pagsali ng mga contest. After six long years, dumating na ang Ariana sa buhay mo. Ano na ang reaction mo nung narinig mo na ikaw na? Title role, sa'yo na itong show na ito. Una po reaction ko,
tuloy na ba yan? Maka mamaya katulad lang din yan nung dalawang shows ko na na-shell mo. Hindi ko alam, parang, hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Noong una, parang, in denial ka ba? Parang hindi ko masyadong totoo? Parang nung ano na siguro po, nung mga time na ini-interview na ako ng The Bus, nung mga ganun po, nang okay. Po ano. Doon lang siguro talaga nag-sync in sa akin na, ay, totoo na nga to. Dito sa show na Ariana, tatlo ang leading men mo. Bonggang-bongga ka naman dyan. Hindi lang isa, tatlo lang talaga, diba? So, ito sila, sila Paul, si Dominic, at saka si Felix. Francis. Ay, Francis. Sino si Felix? Sino si Felix? Si Felix Dacat. Oo, si Francis. Pwede bang i-describe mo sila isa-isa? Si Francis po, makulit niya, pero yan yung super bait sa kanilang tatlo. Okay. Super gentleman. Let's say, kunyari pwede na. Kunyari mami, kunyari lang naman, pwede na. Tapos kunwari yung tatlo, manligaw sa'yo. Tanda lang, yung tatlo ba, wala ka manligaw sa inyo? Say-sayo? Depende sa kanilang tatlo. Ano ibig sabihin ng depende sa kanilang tatlo? Kung paano nila ipapakita? Mm-hmm. Ano bang paano gusto mo? Paano yung care nilang tatlo? Kailangan isa lang. Sa'yo, sino yung mas cute? Siguro kay Francis po. Bakit? Kasi nga siya yung tipong napakakulit na lalaki, pero, napaka-gentleman. Sa pinagdaanan mo sa buhay mo, lagi mo ang kasama ang mami mo, di ba? Hanggang sa ngayon. Hanggang sa ngayon po. May mga bagay ka ba na hindi pa nasasabi sa kanya? Sobrang nagpapasalamat ako kay mama. Kasi kung wala siya sa tabi ko, panigurado, wala ako dito ngayon. Hindi ako si Ariana ngayon. Thankful ako na siya yung nanay ko, kaya... Mama, thank you sa lahat. Nakakatuwa naman yung nangyari kay Ella. Diba? Pareho talagang naiyakin yung mami niya tsaka siya. Magkamukha sila. Super. Uh-huh. Siguro kasi pagkatapos lahat ng paghihirap nila, imagine mo, audition dito, audition doon, pila dito, pila doon. Hindi siya nanalo na sa Miss, Little Miss Philippines. Oo. Tapos, pero hindi naman lahat na nanalo dyan eh, nagwawagi din correct. Sa karir eh. Kasi si Isa... Ito naman yung kapalit na hindi niya pagpanalo. Si Isa Seguera nga, third runner-up si Isa right. Seguera. Tingnan mo ngayon, no? Binata. Third runner-up ba si Isa? Isa, binata. Pero alam mo, ito yung magandang halimbawa na pinakikita natin sa mga tao. Minsan kasi akala ng mga fans o ibang tao, ang dali mag-artista. Akala nila pagising mo, artista ka na. Mm-hmm. Yung pinagtaanan ni Ella talagang... nakakabigat ng loob sa daming pagsubok, pero pinagtiisan niya, andyan pa siya. Pero isa napansin ko doon, ano, Carmina, para kayong magkasing edad doon, nag-i-interview ako. Wow naman! Ganda-ganda mo rin. Maraming salamat sa stem cell. And I think, dahil sa nangyari sa kanya, she will appreciate her success more kasi pinaghirapan. Oo, tsaka yung nanay, kahit saan mo makita, talaga may nakahandang ngiti at pagbati sa mga seniors dito sa showbiz. Mm-hmm. Kaya napakabait ng nanay yan. Kaya mami ha, bahala ka na sa anak mo. Oo. At huwag mong pahintulutan na alam mo na at ang early age. Congratulations, Ella, sa success na nakatamu mo. Yes. Especially Ariana. You really saka, deserve it. Isang araw na napulot natin dito, alam nyo, sa mga magulang na nagtsatsaga, suporta sa kanilang mga anak. Mm-hmm. So, nagpangalaga sa kanilang mga anak. Kayo ang gagawa ng daan para sa kanila po patungungan. Right. Kaya nandiyan si Ella. Dahil andiyan ang nanay, andiyan ang tatay. Correct. Oo. Janice, pinagdaanan mo yan nung araw? Alin? Yung kasama si Mami parate? Oo. Oo naman. Naging malaking bagay yung pag...